Okay mga boss, alamin naman natin kung paano mag hard reset ng ating ano, TV box. Kasi karaniwan po kaya tayo nag hard reset dahil sa nagkakaroon na ng problema yung ating ano, operating system. Usually po yan dahil sa nagkukurap o nasisira yung ating mismo operating system. Dahil po yan sa mga firmware. Kaya yun, napipilitan po tayo mag hard reset. Yan. Meron tayo dito, mga sample natin. Meron tayong MXQ, X96Q, tsaka meron pa tayo isa. Ayusin lang natin. Baliktad. Yan, ating MXQ Pro. May mga pagkakaiba din sila, mga boss, sa pagre-reset. No? Yung tatlo na yan, meron silang ano, magkakaibang button. O yung butas, may mga butas-butas kasi yan eh. Para makita nyo kung saan tayo mag-reset. Okay, sa mga hindi pa po nakakalam dyan ng mga kung paano mag-hard reset, ito po, subaybayan nyo lang po. Napaka-simple lang, pero meron lang problema tayo sa ano eh, MXQ. Yan. Nagpipress po kasi, kaya pag ganun, nagpipress na yung ano natin, yung ating screen, kailangan na natin hard reset yan. Wala na tayong choice doon kundi mag-hard reset. Ayan, nakikita nyo yung mga butas na yan. Ayan, yung katabi ng SPDIF. Yung AV. Ayan, yung AV na yan. Yan, dyan po, meron dyan, ano, yung butas na yan, meron po yung, pagka tinusok nyo po yan, meron dyan para mag-click. Pag naramdaman nyo meron nag-click, yun po yung, ano, yung reset button. Yan, sa loob niyan, may reset button. Ito namang X96Q. Alos parehas din po siya ng MXQ. Doon din mismo sa AV. Tutusukan nyo rin sa AV na yan. Nandyan din yung kanyang hard reset. Yan, yung katabi ng, ano, ng infrared na yan. Yan. Tutusukan nyo yan. Yan. Yan, nandyan po yung kanyang hard reset. Ngayon, yung isa naman po, yung isang ating box, yung Tanix. Yan. Yung ating Tanix. Yung kanyang hard reset, yung maliit na butas na yan. Yan, yung katabi ng SPDIF. Yan, hindi lang kakasya yung ating ano eh. Yan, yung maliit na yan. Yan, nandyan po yung kanyang hard reset. Tatlong klase po sila na iba't iba yung, ito lang pala na iba, yung ating Tanix. TX6S yan. Yan. Subukan natin dito sa unahin natin itong MXQ Pro. Ngayon mga bossing, yung pag-reset niyan, una, isalpak nyo muna yung HDMI. Yan yung HDMI na yan. Siya muna ang lalagay nyo. Hindi, wag nyo muna ikakabit yung ano, yung power adapter nyo. Siyempre, nakakonect na po yan sa monitor natin. Ayan, yung mismo monitor, yung kulay blue na yan, ayan na mismo yung monitor natin. Ayan, ganyan lang muna. Isalpak nyo muna yung HDMI, then, isunod nyo po yung ano, yung pong inyong, tusukan nyo na po yung mismong hard reset nya. Ayan, ayan, nakahold lang po yan. Pagtusok nyo, nakahold lang yan. Huwag nyo siyang bibitawan. Okay? Ayan, pakita ko lang sa inyo. Medyo malabo. Ayan. Sandali lang. Ayan. 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 Pagtusok nyo po niya, kailangan marandaman nyo yung click. Makiklik po yan eh. Yung parang mababaon siya ng konti. Ayan. Ibig sabihin, meron pang isang ano doon. Meron pang isang button. Ayan. Pagkapasok nyo dyan, hold lang yan. Hold nyo. Tapos i-hold nyo yan, tsaka nyo i-kakabit ngayon yung power adapter nyo. Yan. Yan. Ganyan lang po. Aantayin nyo ang lumabas yung recovery mode nya. Pag lumabas na yung recovery mode nya, dyan na po kayo mag-control. Yan, antayin lang natin ng konti.
Medyo matagal-tagal din po pagka kasi ganyan eh. Iba kasi sila ng ano eh, ng estilo ng ano MXQ Tonics. Ngayon po ginawa ko, hindi ko kasi makuha sa MXQ, ang tagal niya na delay. Kaya ginawa ko, nag ano ko, pinalitan ko itong Tonics. Parehas din po ng system, ganyan din po ginawa ko. Ganun din procedure ginawa ko. Ayan, ayan po yung lalabas niyan. Makikita nyo, ayan. Ayan na mismo yung recovery niya. Ayan yung recovery mode niya. Makikita nyo, merong boot system now. Ayan, boot to bootloader. Pero ang gagawin nyo, ayan, yung wipe data. Mag-wipe data kayo, factory reset. Ayan ang gagawin natin. Since problemado na yung OS natin, gagawin natin, ano na, factory reset na tayo, wipe data. Ayan o, nakikita nyo po, ang pag-operate niya, yung volume up and down. Ayan. Pag bababa kayo, click nyo yung volume up and down. Then, pag meron na kayong pipiliin, click nyo yung power o yung okay. Ayan. Ayan po, ang gagawin lang natin, wipe data, factory reset. Wala na po tayong ibang gagawin niya, kundi yan lang. Dahil nga sa, ayun na nga, yung OS natin is, ano na, corrupted na. Yun. Ngayon po, hindi ko po gagawin yan sa box ko kasi okay naman po yung system natin eh. Ngayon kung gusto nyo mag, ayan, ito po yung ginagawa naman ng iba pag gusto nila mag-update ng kanilang firmware. Kung may available na update sa firmware nyo, ayan, pwede nyo i-download yon sa SD card nyo. Tapos, pipiliin nyo yun. Doon kayo mag-update. Since hindi po tayo mag-update, tayo po yung mag-wipe ng data. Ayan. Okay na po. Yun na lang po. Hindi ko na po siya tinuloy. Dahil okay naman po yung system natin. Meron lang tayong medyo problema sa MXQ natin. Hindi sila pare-parehas. Yung iba kasi mabilis lang. Lumabas yung recovery mode niya. Yung Tanix po kasi yan. And yan ang may na lang ang ginamit ko kasi nga mabilis siya. Para maipakita ko lang sa inyo. Yan, meron tayong yan. Ngayon yung tatlong ginagamit natin. Usually yan naman po yung mga karaniwan na meron ang mga tao. Yung mga TV box na ganyan. Makikita nyo naman po yan eh, sa likod kung nasaan. Siguro yan na lang po muna mga bossing. Maraming salamat po. Kayo na rin bala sa ating channel. Malaking tulong na rin po kung subscribe po kayo. And share na rin po. Salamat po.